Hello guys! Welcome back sa ating channel. For today's video po ay gagawa tayo ng masarap na merienda at pangnegosyo, ang classic kutsinta. Tara, umpisa na natin! Gagamit po tayo ng 2 cups ng flour, yung third class lang po yung gamit ko. Cups ng cassava flour, 1 teaspoon of iodized salt, 2 cups ng dark brown sugar, at haluin po natin hanggang sa mag-well combine na. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Maglalagay tayo ng lye water para po pangpakunat sa ating kutsinta. 1 tablespoon ng vanilla, 5 cups ng water, at hahaluin po natin ito. Ito po ay 12 by 12 by 3 na pan. Maglalagay po tayo ng coconut oil at i-spread po natin. Ito po yung oil na pinagawa natin ng lati, na kapag gumagawa po ako ng mga kakanina pang toppings po. Kapag mainit na po yung ating tubig, maaari na natin ilagay yung ating kutsinta. Hahaluin muna natin yung ating kutsinta mixture bago natin ilagay sa ating pan, kasi po baka tumining na ito. Gagamit po tayo ng strainer para po masala natin yung buo-buo. Nasa dulo po ng video ang ating complete recipe. Puputukin lang po natin yung mga bubbles para po maiwasan natin yung pagbutas-butas ng ating kutsinta. Lulutuin natin ito sa medium heat. Tatakpan na po natin, lulutuin na natin ito ng 10 to 15 minutes. Ito yung malagkit nating bigas, kalahating kilo po ito. Binabad po natin ito for 5 hours. Pwede rin naman overnight. Tapos maglalagay po tayo ng 1 cup ng water. At atin na po itong gigilingin. Isang beses po lang po itong isinalang sa gilingan. Kung wala po kayong gilingan, pwede po kayong magpagiling sa palengke. Pwede rin po kayong gumamit ng glutinous rice flour. Mag-a-add po tayo ng 1 cup ng water para po masimot yung ating ginigiling na malagkit na bigas. Ito na po ang ating giniling na malagkit na bigas. Maglalagay po tayo ng 1 tablespoon ng vanilla. 1 tablespoon ng lye water pampakunat sa ating kutsinta. 1 teaspoon ng iodized salt. 1/4 kilo ng dark brown sugar. Gagamit po tayo ng 1 tablespoon ng annatto seed. At maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng warm water at haluin natin ito para mas lumabas pa po yung kulay ng ating annatto seed. At sasalain po natin ito. At haluin po natin ito.
At after 15 minutes po, ilalagay na natin ang ating glutinous mixture. Gagamit po tayo uli ng salaan para maging firm ang ating kutsinta. Sasalang natin ito for 30 minutes. At after 30 minutes, luto na ang ating classic kutsinta. Wow! I-slice na natin ang ating kutsinta. Ano po? Kala ko ba makunat? Dapat makunat. Oo, makunat nga siya, ganun. May nakipaglaban ka. Anong talaga? After nating ma-slice, i-display na natin sa ating estante. Ang bentahan ko po nito per slice ay 13 pesos. Ang toppings po ng ating kutsinta ay kinayod na nyog. Tips lang po, kapag pipili po tayo ng nyog, yun po yung mura pa. Tapos sabihin nyo po na huwag isasama yung bao kapag kakayurin na ito. Sa umaga po ako namamalengke, so ang ginagawa ko po, pagdating ko pa lang ng bahay, nilalagay ko na yung ating kinayod na nyog sa freezer. Tapos kapag may bibili, yan, nilalabas ko na siya. Tapos yung talagang nilalabas ko na to kapag marami nang bumibili ng merienda para hindi po madaling mapanis yung ating nyog. Sana po ay may nakuha kayong idea sa video nito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless!